Alright, so Anthony Davis po, amigos, binigay po ang kanyang lagpas po na 100% nakaspo kontra sa Trailblazers na walang Dame Time, mga pare ko. Nako, lumipat na po sa box si Dame Time, mga amigos. Okay, so si Anthony Davis po, nag-alataguro po kontra po sa Trailblazers. Well guys, speaking po ng taguro, amigos, so segue muna tayo guys. Well amigos, nalalapit na po ang pagbabalik ng Yu Yu Hakusho or Ghost Fighter dito sa Pilipinas, diba? Ghost Fighter yan dito. Okay guys, so yan po ang kauna-unang live adaptation po na ipalalabas po sa Netflix this coming December po, mga pare ko. Okay, so balik na po tayo sa ating main topic guys. Okay guys, ito po ang first game ng Los Angeles Lakers po after ng kanilang napakadami pong or sunod-sunod na road trips po amigos, yung outside po sa Staples Centers. Wait, guys, parang may kulang po sa lineup ng Los Angeles Lakers. Parang wala po si LeBron na mga pare ko. Ako guys, speaking of LeBron James amigos, and guys, meron na naman po siyang panibagong milestone or achievement po sa kanyang karera sa NBA. Well guys, so nagkaroon po siya ng award sa pinakamadami pong turnover po. Sa NBA guys, meron siyang 5,000 turnovers po. Well, hindi ko alam na pati pala yung error ay nagkakaroon din pala ng award amigos. Well guys, yun nga, another na balita kay LeBron James. Well, ang reason ko bakit wala po or ruled out si LeBron, yun nga guys, ruled out po siya sa konta sa Trailblazers dahil meron na naman pong injury si LeBron amigos. Nako, further time is really calling na talaga para kay LeBron James amigos. Kaya naman yung mga haters po ni LeBron James ay nagdidimang na naman po amigos sa pagkakawala po ni LeBron James guys. Nako. Well, talaga naman nga hindi natin masisisi dahil talagang thunders na po si LeBron James. He will be turning 39 na po this coming, this year po amigos. Well, hindi ko lang alam po exact kung ano ang exact birthday ni LeBron James amigos. Well guys, ha, kasi talaga napagod po talaga si LeBron James, diba? Sa mga kanalaban niya, back-to-back po kasi, diba, Houston, tapos yung Phoenix si Durant, amigos. Pero guys, kahit po depleted ang Los Angeles Lakers, kahit wala po si Batman, amigos, syempre nandiyan naman po si Rocky. Diba, pinamanahan po ni Anthony Davis na nag-alatagoro nga po guys na sa score po ang Lakers ng 116-110, diba? Victory amigos. At kahit po digital lang po halos ang laban po ng Los Angeles Lakers, pero alam naman natin na diba ang Lakers po ay ang maarangkada sa second half po amigos. Kaya naman guys, hindi po kinaya ng Trailblazers na wala pong Dame Time ang monster performance po ni Anthony Davis na may 30 points, 30 rebounds, double-double pala tong si Debro amigos, at 6 assists po at 3 steals. Pero syempre nandiyan din po si Cam Reddish na meron 18 points, at syempre tinulong nga po siya ni Rui Hachimura na pangsamantala muna ng Romel Yabo kay LeBron James with 19 points guys. Well, kaya nga guys, itong si Anthony Davis ay nangalantoy po guys na nangayayat para bang nangyari kita guro nang sumobre yung kanyang sanda po siya ng lakas amigos. Okay. Well, just kidding lang amigos. Hindi yan, Photoshop lang yan guys. Okay guys, ito si Dwayne Wade po amigos, hindi po sayang ang kanyang pagpunta po sa Staples Center kasi it's a win po ang nangyari. Okay, so balik tayo kay LeBron James amigos. Ano ba totoong kalagayan ni LeBron James, di ba? Di ba, injury siya? Meron po siyang left calf injury po amigos. At gano ba ito kaserios? Well, hindi naman daw ganong kaseryoso. Nilang niya po ng kiss pa rin po and then yakapsul po ng kayang napapalitang jowa. Nako, just kidding lang amigos. Ikaw ba naman yung 39 years old na pero lampas 30 minutes pa yung minuto mo dibigay sa'yo ng coach mo, diba? Tapos dalawa-dalawa pa yung shot mo. No, just kidding lang, amigos. Pero seriously, guys, according kay Darvinham po, amigos, hindi naman daw po ganun kaseryoso ang lagay po ni LeBron James. At sooner or later po, makakabalik po siya sa game po ng, sa next game ng Los Angeles Lakers. Well, hopefully, guys, diba, mangyari yun. Kasi ang next po na stop ng Los Angeles Lakers is against po sa Memphis po ni Ja Morant po guys. Well, hindi lang ako sure kung makakalaro itong si Ja Morant, pero alam ko suspended itong taon po, di ba? Ito sa mga illegal pong sagdatang dinadala dito. Well guys, kahit naman mangyari, congrats pa rin sa Los Angeles Lakers, di ba? Win is a win. And yun lang naman, it's me again, Gucci Nowrowski signing up. Pabuhay tayong lahat. God is good all the time.